fries na hindi mga OFW. Kung gagawin ko, gagawa tayo ng fries fusion para po sa isang chicken na ang kalalabasan ng lasa ay savory po. Ngayon, kayo na po ang mag-judge. Pagka nagluto kayo, kumain kayo sa savory, tingnan nyo kung i-compare nyo kung ano lasa. Isishare ko po sa inyo yung aking version. Tuturo ko po sa inyo paggawa ng brine solution. Ito po, 12 cups of water. Depende po yung sa dami ng chicken. Ito po kasi 1.5 chicken. Ito na po, pinipit ko lang po. Wala pong problema kung kasama ang balat. Yung bawang, ayan. Tapos, ito po yung cinnamon. Isang chips lang pwede na. Ito po naman yung star anise. Ayan, may cloves. Kahit mga tatlo, dalawang pirasong cloves na kasama pwede. At sibuyas po. Kung po, meron ako dito ano eh, naubusan ako ng liquid na brown sugar. Ayan. Tapos, upong paminta ilalagay natin sa paggawa ng frying solution. Ito po, 5 tablespoon cup na salt. Naubusan po ako ng rock salt, mga ano yun to, iodized salt. Tapos, ipapabad po natin siya ng 6 hours pwede na o 8 hours. Ngayon, pakukulaan po natin siya, siyempre, para mag-blend po ang mga lasa niyan. Ayan, ito po. Medyo matagal po ito. Pagka nakulo na po ito, na-blend na po yung lasa, kumalat na po ang lasa niya, palalamigin niya po muna to bago niyo ilagay si chicken. Ngayon, explain ko po sa inyo kasi ito kagabi, nag-frying solution na ako, nag-intay pa ako ng 1 hour bago lumamig. 11 na po ngayon. Kaya hindi na po tayo aabot. Kung palalamigin ko, ito na po siya yung pag pinalamig nyo, yan. Ito na po yung result ng ating ginawang frying solution. Buong chicken para katulad po ng savory. Ngayon, ito pong ginawa kong to, hindi masasayang. Kasi favorite lagi ko pong ginagawa ito sa aking mga alaga. Gusto ng chicken. Kasi kung bibili kayo ng chicken sa labas ng mga ano, maraming bechen, ito po wala. Eh, alam mo naman yung ating mga kapamilya, napakasiselan para po sa kanila ito. Pagka po yan ikumulo na, palalamigin ko, tapos imamarinate na ipabry na po natin, lagay natin sa rep. Ngayon, pag mga 6 hours po, tanggalin nyo na, tapos ito tulad nito, hindi na po pwede itong ulitin pa uli. Ugasan po natin siya. Ito po yung na-fry solution natin kagabi. Ngayon, ang gagawin po natin, i-steam po natin siya. Pero bago po natin i-steam, lalagyan natin ng butter sa loob. Ang butter natin. Ayun. Ito, meron pa akong butter. Ngayon, sasaksakan lang po natin ang butter po sa loob. Yan. Kasi yung magiging katas po nito, na ilalabas sa ini-steam nito, yun po ang gagawin natin, gravy. Hindi na sayang yung lasa niya. Hindi lumabas. Kaya, di ba, yung gravy po, may butter yan. Ito na po siya. Ayan. Ngayon, nag-improvise po ako ng pang-steaman natin. Meron naman po akong pang-steam, pero gusto ko masasahod yung katas niya. Ayan, nag-improvise po ako. Naglagay po ako ng, bayan, yung ganito. Tawag dito. Kayo na wala na nalolos memory ako. Ayan, igigit na ako siya. Ayan. At ito po, dito natin siya iuupo. Kaya ako po nilagyan na ganyan para yung katas niya, malinis na po ito ay, doon tayo kukuha ng gagawin nating gravy. Yung lasa niya hindi lalabas. Ito po, iyaano na po natin. Pero tatalian ko muna po pala ito para maganda ang labas niya pag ipinry natin. Basta may ano ka. Ika. Igit na natin. Ayan. Ganyan po. I-steam na po natin siya ng 45 minutes.
Tapos, kukuhanin natin siya, saka natin siya ipapry. Yung ilalabas niyang katas, yung po, yung sinasabi kong gagawin natin gravy. Ngayon, pwede ko na po siyang lakasan, i-cover natin, bilangan natin ng 45 minutes. Ito po ating punchichikay kasi naka-isang oras na, i-cool off ko na po ito. Ano, ipatayin ko na po itong apoy. Ayan na siya, umuusok-usok. Ayan po, palalamigin po muna natin at hindi ko siya makukuha sa sandukin ko itong gagawin natin, ano, gravy. Tamo, dumami na siya. Tama-tama po yan. Pag umangat ito, kukunti po yan. Tapos yun po ang gagawin natin, gravy. At di-deep fry po natin siya sa oil. Tapos, anuin muna po natin. Palamigin natin bago natin kuhanin. Gagawin na rin po natin yung ating gravy. Ito po, mamainit pa eh. Mamaya rin po, halos sabay siguro paglamig, ipapry natin yung legs na katimbang po nito. Ganun lang po yan. Ito po, habang iniintay natin lumamig, kukunin ko na ibang patong po siya sa strainer. Tsaga lang po. Pwede rin nyo po itong oven. Kaya lang yung oven ko maliit. Tumatama ito. Gagawin nyo, maglagay kayo ng ganito rin. Tapos kukover nyo ito ng foil para hindi siya maluto. Pa-fry. Ganon. Na-drain na natin, napahanginan. Ngayon, magpapainit po ako ng mantika ngayon. Ayan. Ngayon, habang iniintay po natin siyang uminit, gagawin na po natin yung gravy. Ito po siya, nakuha po na po natin siya. Ngayon, gagawa po tayo ng pampalapot niya. Ito po yung corn starch, pero yung sabaw na yan, hanggang di mainit na mainit, kukuha tayo dyan. Siya natin, gagawin pampalapot itong corn starch. Ito yung sinasabi ko po sa inyo, yung garlic granulated siya o powder, pwede po. Tsaka yung white pepper, tsaka yung onion powder po ito. Siya po natin ilalagay sa ating gravy. Ayan po, tansya-tansya lang po yung mga dash-dash lang siya. Ayan. Tapos, konting ayan din po yung white pepper. Meron pa ako dito eh. Pero ito na lang, bago. Kasi mga ganito, nabuksan mo, hindi mo na gamit na isang linggo. Namumuo. Lagay ko nga siya sa tsaka yung pagkakalagay ko ng anghang, konting tamis na lang. Dinirekta ko na po siya. Ayan po, ayan. Mga 1 tablespoon. Ayan. Pag medyo kumulo na po, saka natin ilalagay dahan-dahan itong pampalapot. Kasarap. Ngayon, ito kung gusto niyo pa pong add ng butter, nasa inyo po yan. Para medyo lasan-lasa. Yan, ganyan lang po. Para lumapit na siya, malapit na po siyang bulo. Kasi ano naman na ito eh. Gustong-gusto ni Coco po ito, yung gravy. Ilalaman sa kanyang kanin. Sakto. Siya, tikman natin ulit yung balance. Basta kayo na pong bahala magbalanse ng tamis, konting sweet, tsaka alat. Asarap. Wow. Lalagyan po natin ng konting kulay lang. Pero tama na po yung alat niya, pero okay lang. Lagyan natin ng konting kulay. Ito po eh, ano? Kikuman.
para may konting kulay at saka magbibigay po ng more na sarap ng flavor. Ayan. O, diba gumanda kulay niya. Ito na po, umulo na yung ating gravy ng ating savory chicken. Ayan, talaga po namang ang sarap. Ayan, patayin ko na. Ito na po, magkoconcentrate na tayo dito. Hintayin ko na siyang kumulo. Malamig na po yung ating solution brine. Brine solution sa ating chicken na ginawa. Ayan, pinakita ko sa inyo. Ngayon, ito siya. Pareho ng timbang niya, isang kilo't kalahati na naluto, lumiit. Ngayon, ito na siya. Malamig na po siya. Ngayon, lalagay ko siya dyan. Iko-cover ko lang. Lalagay ko sa ref. Yun, lulubog po siya. Pwede po sa tupperware. Pwede rin sa ganito. Na meron kayong ganitong malukong. Yan. Ito na yung ating brine solution na nilagyan natin ng mga flavor. O, sobra-sobra pa. Mabuti na yung sobra kaysa kulang. Yan. Hayaan lang po natin siya dyan. Pangong away in chick ng araw eh. Di po ba yung sa savory pagka ano, away in chick yung chicken na hihahain sa inyo. Yan na po yan. Huwag po kayo maglalagay ng luya. May iba lasa. Pero depende po sa inyo kung time niyo may luya. Kasi marami na siyang paminta. May gloves na, may sibuyas. At merong star anis po nagdala. Ayan. Tapos po ito, alam mo, napalamig nyo na ito, na i-brine nyo na po ito. Huwag nyo na pong gagamitin yung pinagbabaran nyo. Hindi na po maganda yon. Baka magkaroon tayo ng side effect o sakit dyan. Ayan. Ganyan lang po siya. Basta lubog po siya. Okay na po yan. Ayan. Ito po, ready na ito. Tapos na ating gravy. Ito na lang si chicken na ating i-drain. Dahan-dahan po nating ilalagay at baka tumarsik. Magpuputukan siya. Ay, ihanda ko na yung takip. Kasi balat po iyan na may tubig-tubig pa kahit pa paano. May tubig yan at puputok-putok din yan. Ayun. Nagkabos pa siya. Lubog po ah. Ay, hindi naman siya. Tapan ko lang siya. Ito po, lumutang na siya, ibig sabihin luto na. Babaligtarin lang natin kasi yun, lumutang siya, hindi siya pupula masyado itong kabila. Ayun, nako, ang ganda. Napapupulain lang natin kabila. At dyan, oh, naririnig lutong niya. Lumutang na siya eh. Ayan, wala na siyang maingay. At naririnig ko na yung kalasing-sing. Ayun. Kalasing-sing nitong ano. Ayan, lutong na, oh. Papulayin pa natin ng konti. Po, atin na po siya kahanguin at pumula na yung kabila niya. At crispy na, naririnig ko na yung lagitik ng kanyang putok-putok sa balat. Ayun. Ayan na pa, ating chicken savory. Ayan, nakagapos pa siya. Ito po, papahiram po natin ng soy. Pang marinate po yan, pero hindi ko minamarinate kasi iba po yung ginawa natin. Brine solution po natin. Di po ba ang savory, pag hinain sa inyo, hindi siya crispy. Ito po yun. Ayan. May kanya-kanya po silang secret eh. Kaya hahanapin natin. Ang lasa po eh, ganun-ganun. Ayan siya. Ay, sarap. Ito na po. Natapos na rin ang ating paghihirap. Atin ang sisintensya ng ating ala savory chicken. Pati po yung ating gravy. Ngayon, ay bahala na po si Batman dito. Tulo-tulo, laway na natin. Kagagaling lang namin sa labas eh. Kaya sinalong gutom na.
Ngayon, ito po, aling po siya si Sintesya na. O, ayan. O, kita nyo, juicy siya. Ayan, o, oh, o, oh, ayan, o. Oh. O, oh, medyo malamig na po nga yan. At may picture-picture muna kami nauna. Eh, amoy inchik. Sabi nga ni Bob, amoy inchik. Pag kumakain po kami sa savory, amoy inchik. Ngayon, naamoy niya kanina. Sabi niya, amoy inchik. Aba ka ako. Hindi na tayo bibili. Ayan na, o, oh, kita nyo, o, oh, juicy-juicy siya, o. Oh. O, oh, yan. Ngayon, ang lasa, ito pa, meron din tayong saba. O, oh, ayan. Pero, may salad din tayo. Ngayon, sintensya na po natin. Titikman natin siya. Ayan, o, oh, juicy-juicy siya, o. Oh. Titikman natin na wala muna. No? Ang lambot. Hindi ko na siya gamitin. Lambot niya. Unang sugo po. Para sa inyong mga OFW na mga followers ng Prinsesa ng Kusina at yung din po mga nandito sa Pilipinas, samahan niyo akong kumain at ating tikman ang ating savory chicken. Hindi ako mapapahiya. Kalasa-kalasa po. Pati yung pagkaslambot niya.